Christmas everyone! For today's video ay pupunta kami sa San Miguel, Bulacan para dalawin ng lolo ko. Ayan, tingin-tingin lang ako sa labas habang nasa biyahe hanggang sa nakatulog ako. Ayan, nakarating na nga kami sa bahay ng lolo ko sa Bulacan. Dahil nga wala rin akong magawa, ay nanood na lang din ako ng TikTok pampalipas oras. Pumunta rin kami sa memorial para dalawin ng lola ko bago bumiyahe ulit papunta naman sa tita ko sa Baliwag, Bulacan. Bandang 7 PM ay dumaan muna kami sa Korean Mart para bumili ng pang samgye. Nakakita rin ako ng ice cream kaya nagpabili na rin ako. Pagkadating kina tita ay nagsimula na kaming kumain ng mga binili namin sa Kmart. Dahil nga hindi ako masyadong mahilig sa samgye, ay kumain na lang ako ng carbonara na handa ni tita. Ayan o, ang sarap. Hindi na ako nakapag-video after kumain kagabi. Kinabukasan ay pinaghanda lang kami ni tita ng egg, meatloaf, asado, at iba pa para sa almusal. Bandang lunch ay nagkaayaan naman si na mami at tita na kumain sa labas. Nandito kami sa The Grill at nag-order ako ng pork tonkatsu. Medyo matagal nga lang dumating ang order kaya nainip kami ng sobra. Hindi ko na na-videoan ang pagkain dahil sa gutom kaya ayan, ubos na. Masarap naman kaso matagal dumating. Ayan, kumain ako ng halo-halo for dessert. Ayan! Kain lang, kunwari sobrang sarap pero sa totoo lang, kulang sa sangkap. After kumain ay dumiretso kami sa SM Baliwag para maghanap ng pwedeng bilhin. Sobrang daming tao kaya hindi na ako nakapag-video sa loob. Kaya ayan, nasa parking na kami para makauwi ng Pampanga. Nakatulog ako buong biyahe papuntang Pampanga. Pagkagising ko, nasa McDo na kami para kumain ng dinner dahil walang pagkain sa bahay. Pag-uwi ay naglaro lang ako ng online games dahil na-miss ko na ng sobra na maglaro. Yan, sige, pindot lang ng pindot! December 27 ay late na akong nagising. Nanood lang din ako ng anime habang kumakain ng spaghetti sa almusal. Nagpaluto rin ako ng chicken karage para busog na busog. For this day ay nakipagkita ko sa mga kaklase ko dahil nag-avail kami ng only ride sa Sky Ranch. Hindi pa nga lang dumating ang iba kaya pumunta muna kami sa food court para kumain ng chismosa. Masarap naman kasi may cheese pull pa.
Nung makumpleto kami, ay kumain kami ng lunch sa Tokyo Tokyo. Ayan, bandang 3 o'clock ay pumila na kami para sa Vikings. Medyo mainit nga lang. Ayan, excited pa kami sumakay dyan pero pagtapos ay hilong-hilo kami. Sumakay din kami sa Sky Cycle, yung parang nagbabike na roller coaster. Marami pa kami nasakyan na iba pero di ko na na-videohan. Napagod na kami kaya bumalik muna kami sa loob ng mall para makabili ng Starbucks. Bandang 5 PM ay nakapila na kami para sa train ride. Umikot lang din yung train dun sa Sky Ranch. Tinitingnan lang namin yung mga tao. And for the last ride, ay pumila na kami para sa Ferris wheel, or Pampanga ay. In-enjoy lang namin ang view dahil paggabi na rin. Two days before New Year ay pumunta kami ng grocery para mamili ng pagkain at sangkap para sa handa namin sa New Year. Pumunta kami sa May Robinson Supermarket sa May Santa Rita, Guagua kung saan kami usually nagro-grocery. Ayan, kumukuha lang ako ng mga snacks ko para may makain din ako sa bahay. Yung ate ko naman ay tumitingin ng makeup or skincare. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang bibilhin niya pero sinamahan ko na rin siya. Pauwi na kami galing grocery ay dumaan muna kami sa Alpha Mart para bumili ng Graham dahil nagkaubusan nga sa grocery. Pagdating sa bahay ay pinasok lang namin ang mga plastic ng grocery para maayos na rin. Tumulong lang ako sa pagbubat para mapabilis ang trabaho. Pahinga lang konti tapos napag-decide ko na maglaro muna ng ML. Few hours before New Year ay nagvi-video ako. Hanggang sa di ko na namalayan ay ilang seconds na lang pala at New Year na. Happy New Year! Ilang days bago bumalik sa school ay nag-celebrate kami ng Three Kings. Fiesta rin nun sa amin kaya naman naghanda talaga kami. Pero dahil linaluto pa ang mga handa ay nagalmasal muna ako ng suman. Masarap naman. Siyempre, hindi mawawala
ang iyong esophagus mananatilian pang nung lunch naman ay kumain ako ng handa namin na menudo. Dadaloy yan sa iyong sinakupunan. And I thank you. Galing. Ang ganda. Bandang hapon ay pumunta kami sa plaza ng Sasmuan para maglibot at tumingin ng pwedeng bilhin dahil sobrang dami ng nagtitinda. Bumili rin kami ng kandila para kina Ima at Tata. Di ko na na-videohan pero bumili ako ng 2 anime figures na sina Yuta at Geto from JJK. Ang mura lang kasi, 250 lang, 2 na. Nakakita rin kami ng nagtitinda ng aso. Ang cute nila, kaso kawawa, nakakulong. After ng nakakapagod na araw, ay nanood kami ng anime movie kinagabihan. Nagluto rin kami ng hotdog para may snacks kami habang nanonood. Pinanood namin yung 2 anime na naka-base yung ending kung ano yung uunahin mong panoorin. Hi guys! For today's video, we're doing a Q&A vlog few hours before Christmas Eve. Question number 1. This coming Christmas, what's your Christmas wish? This Christmas, for me, I wish people would be more kind to each other. People nowadays, parang wala lang sila pakipag nagiging rude na sila sa iba. Basta masabi nila yung gusto nilang sabihin, di na nila iniisip yung ano ko sasabihin, yung nararamdaman ng iba, na di na nila naisip na nagiging rude na sila. Basta masabi lang nila yung point nila, sasaya na sila kasi selfish nga. So for me, I wish na they will be more kind to each other. But para naman sa personal items na gusto ko, I wish na magka-console games na lang para naman may malaro ako na bago. Question number 2. What are your plans this Christmas break? Since tapos na nga yung stress natin sa school, I plan on spending my Christmas break with my family and sometimes with my friends and classmates. Gagamitin ko tong break na to as an opportunity to spend more time with people and socialize with them para naman mas maging close kami. Question number 3. What is one thing you miss during Christmas? Ngayon malaki na kasi ako. Hindi na ako naglilibot sa mga bye-bye ng mga ninong ko para manghingi ng aginaldo dahil na nahiya na ako. Nakakamiss yung feeling na umaga pa lang is nakabis na ako para makapag-ready na sa pagpunta sa mga bahay para naman makarami ako ng pera. Habang tumatanda na tayo, nawawala na rin yung excitement ng Pasko. Lalo na yung di na umuwi yung mga ibang kamag-anak natin. Konti na lang yung mga time with the whole family talaga. And the feeling is not how it used to be. For the last question, what are your Christmas realizations? For me, inevitable kasi na walang magbabago. Hindi mo ma-adjust kung ano yung mangyayari. So, kailangan mo talagang accept yun. Meron magbabago sa way kung paano natin i-celebrate yung Christmas. Things change, people go. But the important thing is, nandiyan yung family mo. Kasama mo lagi para mag-spend ng Christmas. And if busy man sila sometimes, meron ka rin naman friends na mapupuntan and classmates that you can enjoy Christmas with. So, ayun nga yung mga insights and realization ko this coming Christmas.
thank you guys. Maghintay na lang niya kami for Pasko. Kakain na niya ng nacho bena.